May ano ng saging. Hindi ko to napapansin nakaraan. May ganyang size ba sa Pinas? 1,000 won? Paano kaya ito gamitin? Dilaw na yung sabaw niya. Pawal mo manis na? Hi guys! Welcome back. So, sa Mart, or sa supermarket, bili lang tayo ng papaya. Pwede pa naman siguro yung luya ko sa bahay. Hindi ko na-check yung rep. Babalik ba ako? Ah, pwede pa yan. Sige na, balik na nga ako. Bango. Parang may naglalatik. Nakabalik na ako. May luya pa kami. Madami pa nga eh. So, punta tayo sa supermarket. Yung binigay ni Jovelyn na ano, na tandang. Ay, ano ba yun? Tandang ba yun? Ano ba yun? Native na chicken. Sabi niya, di ba, itinola ko. So, tinola natin. First time ko rin makakatikip ng native na tinola. So, tikman natin. Sabi nila, malasa daw talaga yun. Kaya lang, mas matagal daw siyang palaputin compare sa mga chicken na ordinary na nabibili sa supermarket. So, wala namang problema dun kasi meron naman akong pressure cooker. I-pressure cooker natin ng konti mamaya. Bibili ako ng papaya saka ng dahon na pwedeng ilagay natin doon sa ano, sa tinola. Maglakad na lang tayo. Ay, may papakita ko sa inyo. Wait lang, kukunin ko yung mask sa sasakyan. May papakita ko sa inyo, wait lang. Maglakad tayo. Maglakad tayo kasi. Kasi hindi naman tayo nagpamadali. Alas 12 pa lang naman. Although wala pa akong kain. Ano pa? Kapilang ang tinira ko kaninang umaga. Hindi pa naman ako nagugutom. Ito, alam nyo, may paandar si Mayor dito sa lugar namin. Ito, tingnan nyo. Ayan, kaninang umaga, apat yan nandiyan nakatambay. Pwede mo siyang ano, gamitin sa halagang 1,000 won. Ano ba ito? Paano kaya ito gamitin? Yung 1,000 is 43 pesos. Siguro sa mga estudyante. Ayan, ang ganda. Ano yan eh? Tatayo ka na lang. Ang galing, iskan mo lang dito yung ano mo. Ba't kaya ganun? Ewan ko kung sa ibang lugar may ganyan na din. Every kanto yan. Dito, parang, I mean, dito sa kanto namin parang apat yan kaninang umaga nung hinatid ko sila dyan. So, tapos dun sa kanto rin may apat. Siguro mga estudyante, mga gumagamit. Hindi ako sanay maglakad ng naka-belt bag para ako mangungubra. Tingnan niyo yung itsura ko. Kubra-kubra, maniningil tayo ng mga pautang. Lapit na tayo, guys. Oh. May ano ng saging. Hindi ko to napapansin nakaraan. Papitas nga tayo. Kay Mr. Kim. Sarap kumain dyan, ano. Pero hindi siya nagbubunga. Ibig sabihin lang niyan, ang Korea, umiinit na din. Nagiging tropical country na din siya. Unti-unti kasi nabubuhay na. Grabe. Susunod na panahon, hindi na mag-i-snow dito. Di ba ang saging, sa mainit na panahon lang yan natubo. Or mainit na lugar. Tara, malapit na nga tayo. Maganda kasi pag ano, di ba, magmukbang. Tapos, nakadahon kayo ng saging. Ah, ramdam ang Pinas. Dito tayo sa Ginmart bumili. Kasi, kahit medyo malayo siya. Nagbabaka sakali ako na baka may sisig in can. Gusto ko nang kumain ng sisig in can. Kasi nakaraan, dati laging meron, ngayon wala na doon sa dati kong binibilan. Dito na tayo. Meron dito ang Asian food. Pasok tayo, baka sakaling may mga delata. Gutom na ako. Ang kito, 700 won. 700. May ganyang size ba sa Pinas? Try ko kaya itong zero. Hindi naman ako mahilig sa soft drinks. Hindi nga ako nainom eh. Nakitan lang ako. Papaya isa. Dito banda yung mga Asian food nila. Ayan, isang ano yan. Isang hilera. Tapos may mga fish din. Tapos mga ano. Ang ingay ng music. Patayin ko muna. Hi na guys. Kakadating lang. Hindi na ako nakapag-film doon. Kasi mga supermarket dito. Lalakas ng music nila.
Ito yung nilalagay ko sa ano, pakita ko lang sa inyo. Parang 5 pieces lang naman yun na pamili ko. Ito yung nilalagay ko sa tinola. Kasi sa mga supermarket dito, wala naman silang binibentang dahon ng sili. So, ayun yung nilalagay ko. And, masarap to. Actually, gulay na to. Pwede kahit saan. Tapos, bumili ako ng tinapay. Favorito ng mga anak ko. Ako din. Kasi kahit anong ipalaman mo sa kanya, kahit wala kang palaman, masarap siya. Itong Butter Roll Classic. Ayan. Masarap siya. Tapos, dinagdagan ko lang ito. Kasi pag ito lang, mabilis maubos. Kadalasan kasi, kapag ka tinatanghali ng gising yung mga bata, kundi cereal, ito, inaalmusal nila. Tapos sa school, may paalmusal naman din. Tapos, binilan ko na lang din ito. Masarap to sa coffee. Nakatikim na ako nito before, kaya lang ngayon lang ako umulit. Pwede rin siya lagyan ng butter. Tapos, bumili ako ng sardinas. Plano ko, hindi na, sa sobrang gutom ko, hindi ko na maantay yung tinola. Magpapalaman ako nito. Ayan, palaman ko siya dyan. Tapos, di ba sabi ko sa inyo, try natin to. Pero, hindi ko to ngayon kakain or iinumin. Sugar-free naman siya. Nakita lang kasi, tingnan niyo yung size. May ganito ba sa Pinas? Nakakalaki. So, ayun, lagay muna natin sa ref. And magkano lang naman? 750 ba yun? And ito, ang dito ako napamahal sa mga pinamili ko kasi. Ang ganito kalaki na size ng papaya dito sa Korea is 5,000 won. Nalagay ko na lang kung magkano siya dyan in peso. So, ayun lang yung pinamili ko. Kakain lang ako. Ang baho ng bahay namin ang may Clorox kasi nagbabad na ako ng sa tiles namin, nagbabad na ako ng Clorox sa CR kasi maglilinis ang lola nyo ng CR. Malapit na mag chusok. Kain! Kailangan ko ng energy kasi nakita nyo ba? Natatanaw nyo ba? Meron akong tupiin dyan. Maglilinis pa ako ng CR. Magkuskus ng kubeta ang lola nyo doon. Uy! Tapos, malapit na kasi magchuso. Kailang... Kapag alam na to ng matagal na viewer ko, kapag may occasion sa family ni Mr. Kim, yung chusok guys is parang ano yung Thanksgiving. And sa family ni Mr. Kim, apat yung holiday na dito ginaganap sa bahay namin. Kamatay ng nanay, kamatay ng tatay, New Year, Thanksgiving. So, ang Thanksgiving ay sa parang kailan ba? Next week. Tapos, ang kamatayan ng tatay nila ay sa Sabado. Diba? Sabi ko kay Mr. Kim, di ba pwede pag-isa na lang natin yan? Kaso hindi. Lalo na, yung ibang family siguro dito sa Korea, hindi na sila masyadong traditional na ganyan na ano, siguro punta, pasyal-pasyal na lang. Pero kasi kila Mr. Kim, ano, maano pa yung family niya sa mga tradition, ganyan. And, yun yung tinatawag na kapag nag-asawa ka, dapat give and take kayo kapag ka ganyan, may ganyang ano, alam mo yun, kailangan mong gawin kahit na hindi mo gusto. Diyos ko po! Alam na alam ko. Yan ang problema ng mga myonori o mga daughter-in-law dito sa Korea. Kasi kapag ka ganyan, kung sino yung panganay na lalaki, kahit gano'ng pakalaki yung pamilya mo or pamilya ng asawa mo, sa inyo yan gaganapin. Hagarto versosa talaga. Saludo sa mga may bahay. Ako lahat gumagawa. Yung iba, kapag halimbawa ang ano, may boyfriend kayong Korean, hindi na ako nakakain, dal-dal na naman. Tanungin nyo kung panganay ba? Uy, pag panganay, iwan nyo na, tsaka. Pag panganay, or pag sinabi niya, ah, hindi ako panganay, may ate ako. Siya pa rin ang panganay noon, kasi ang kinukonsider ditong panganay sa Korea is yung lalaki. Tapos, kagaya ko, ako lahat gagawa niyan. Tapos, darating na lang yung dalawang kapatid ni Inho na babae, kapag luto na, magkakain sila, kwentuhan sila, tapos alis na. Ako pa rin ako gising. Wala na, sanay na ako kasi 5 years ko naman siyang ginagawa. And ang kagandahan lang kasi sa akin, maliit lang yung family ni Mr. Kim. So, ayun, siguro kung malaki, ayan. Pero minsan pa din, umiinit pa din yung ulo ko, naiinis ako. Kaya sa atin naman, pag may handaan, di ba, share-share sa gawain. Naisip nga samantalang, ngayon yata ako sinisingil, samantalang noon, nautusan lang ako magugas ng pinggan, nakabusangot yung mukha ko.
Ayun, yun din ko na linisin lahat. Sa family ni Mr. Kim, apat na holiday. Pero, yung apat na holiday na yon, dalawa lang doon yung andito yung kapatid na babae ni Mr. Kim. Kasi dito sa Korea, like for example, ikaw ang babae, doon ka sa pamilya ng asawa mo. So, yung dalawang kapatid niya, yung ate niya, kapag chusok, at saka, or I mean, napapachusok ako, kapag Thanksgiving Day, at saka kapag New Year, doon sila sa pamilya ng mga asawa nila, hindi sila dito sa amin. Ang nandito lang sa amin is yung kapatid niyang bunso na lalaki. Yun lang. Pero kapag kamatay ng parents nila, dito sila. Eh, double kill ako ngayong buwan. Every September, dalawa ang aming ritual na ginagawa. Isa sa kamatay ng tatay nila, tapos isa sa Thanksgiving Day. Oh, diba? Kamusta naman? Ang sarap pala man ng sardinas. Magkano ba sardinas? Mahal dito sardinas. Siguro daan, 30 pa sardinas. Dito magkano yung magkano nga ba ito? Hindi ko alam. Parang 2,500 or 120 pesos. Hindi ko alam ah. Hindi ko sure. Hindi ako binigyan ng resibo ni Kuya. Tapusin ko lang to. Meanwhile, hindi ako makakaluto ng tinola pagdating na lang namin galing sa labas. Ay go, very good. Natatawa kay Junso kanina. Kakalapag ko pa lang ng camera. Sabi niya, "Oh, Diyos sa'yo." Alam niya kasi every time na pupunta kami sa park or dito, lagi akong may juice na dala para sa kanila. Pinunta nito dito, hindi naman laro juice eh. Taglagas na guys, tingnan nyo. Dami ng laglag, tas kalbo na yung mga puno. Ayan. Ayan, kalbo na yung mga nopo. Nopo? Tingnan natin yung mga laglag. Bakit siya naglagas agad? Ano ba tong puno na to? Hindi ba siya Hindi ba siya mag-iiba muna ng Hindi na nyo. Pero ang ganda Ang ganda tingnan. Si Juno, sanay na yun. Sabi ko sa papa niya, bilan na ng bisikleta kasi next year na lang daw. Maingit daw si Jun, so. Malamok pa? Buti na lang meron ako nito. Galing din to sa... Saan ba to? Kay Mr. Kim to iwi-iwi niya. Summer patch. Siya? May amoy siya. Kailangan ilalagay mo siya sa laylayan ng damit nila or sa laylayan ng pants or short nila. Kasi hindi pwede sa malapit sa ilong kasi may amoy ito. Kim Juna! Pag hindi ko natatanaw si Juna, tinatawag ko bigla-bigla siyang lumilitaw. Kim Juna! Ayan na. Iro na, Junso! Nandapa si Junso. Ito, nakakatuwa to kasi mas effective ba to kaysa sa mga spray-spray? Kasi hindi sila nilalapitan ng lamok. Buti meron pa. Dumi na sasakyan namin, Grabe na. I-park kasi sa ilalim ng puno. Pag mag-car wash tayo. So, ayan. Aabot pa to hanggang sa matapos ang summer. Bahay na. Sorry, hindi ko kayo na-update kanina. Nagluluto na rin ako kasi minamadali ko kasi nga antaw dito. Late na. Diba? Magsa-7 na. Hindi pa nag-dinner yung dalawa. In-airfry ko. Airfry? Ano ba yan? Nangyayari sa akin? Alat na nagmamadali. Pina-pressure cooker ko na yung chicken. Stop ko na to kasi kanina pa yan. Papakuloan pa rin naman siya mamaya. Tapos, nahiwa ko na yung mga gulay. Ito, hindi ko nilat yung papaya kasi pwede ko itong igisa. Ito lang isasama ko. Tapos, itong gulay, dalawa kasi yung binili ko. Ito na lang muna yung isasama ko. Ito, itatago ko. Tapos, pag bukas na ubos to,
Tsaka ako na lang to isasama. Kasi ayoko nung sobrang lantan-lantan na. Kasi di ba kapag lumamig yung sabaw, pinapakuluan natin ulit. Magiging double kill na yung gulay. So, ayan. Ito, ireref ko lang. Tapos, ito. And, balikan ko na lang kayo after kong maluto. Luto na, guys. Alam nyo ba, kanina, pakita ko sa inyo yung video. Pinapakuluan ko pa lang siya. Wala pa siyang wala pa siyang ako nilalagay na nor cubes. Dilaw na yung sabaw niya. First time ko kasi nagluto nito. Papakainin ko na yung mga bata. 7:30 na wala pa yung kanilang ama, kaya mauuna na sila. Susubuan ko na lang sila kasi, anong tawag dito? Naligo na sila para hindi na maglansa. Ang sarap. Pakainin ko yung mga bagets. Pakainin natin sila. Oops! Ah, igo! Papakita niya daw sa inyo yung laruan niya. Yogi, Noyo, Yogi. Yogi, ande. Inaano niya kasi sa screen yung laruan niya. Yun na, diyan nang kam iso yo. Yogi ni. Okay. Okay. Ginagano niya sa screen. Ito rin isa, ito rin isa. Gaya-gaya. Yogi. Yogi. Oh, ambulance iso yo dun sa nun. Gutom na ako. O muna unang sumo. Thank you, madam. Ang sarap. Ang bait talaga ni Jovelyn. Tapos binigyan niya pa ako ng ganito. Tikman ko yung mismong chicken. Ano siya? Iba yung texture niya doon sa nakasanayan natin chicken na nabibili sa supermarket saka sa Pero masarap. Pati mas malasa yung soup. Mahal ba to kaysa sa sa mga nabibili sa palengke saka sa supermarket na 45 days na manok? Hindi ko alam eh. Siguro mas mahal din ganito, no? Kasi mas malasa siya. Si Mr. Kimam, pag hindi pa siya kumain, pero malamang nag-dinner niya sa labas, pag hindi pa siya kumain, patikimin natin. Pero kapag kumain na siya, bukas na lang ng umaga. Tuna! Ay, sino ba yung sinubuan ko huli? Nalimutan ko na. Kapag ganyan na nakaligo na sila, tapos late na, ganyan late na ako nakaluto, di ba? Namasyal pa kami sa labas. Sinusubuan ko na lang sila. Para mabilis, saka para hindi na maglansa, sipilyo na lang tulog. Kasi every morning, di na sila nakakaligo eh. 9 sila nagigising. E 9:30 ang pasok. Tuna! Wow! Lalapit din yung isa. Wow! Region Sudo Jalmong ni! Oh my God! Totokaw ng baby! Pakainin ko lang sila ng dere-derecho, guys. Kita tayo pag patitikimin ko na nito si Mr. Kim. Patikin na natin kay Mr. Kim. Dumating siya. Patapos na kumain yung mga bagets. Mga bata nanonood. Tapos na sila kumain. Igo, ah. Oje, maja? Oje? Hmm. Dey ko kato sa'yo? Hmm. Chuso. Tumul ba da sa'yo chicken? Igo ma to chicken, ani eyo. Ara, mo sin chicken? Hmm, yogi yun ang moya. Ani, Philippine yung regunde chicken nun. Hmm. Hindi ko pa, alam ko pa, sa Korean yung native chicken. Sa Pilipinas nga, hindi ko alam kung parang mga alaga sa probinsya yun, di ba? Or panabong ba yun? Shibol chicken? Oo! Oh, Arabuji! Chicken, fighting, fighting. Hmm. Igo pa, igo chicken. Kung may chilgyo. Abi niya matigas daw. Mojua, chicken. Magubo sa'yo. Gara sa magubo sa'yo. Eli, bukol-bukol. Siga, mani ka lyo. Bukol mo manyasa? Hmm. Chilgyo. 아직?
알았어, 나. 너무 질겨. 아니, 왜 이리 괜찮아. 일로 와, 일로 와, 일로 와. 아니, 왜 나 기마이 파고 나 와라 sa oras? 괜찮아, 일리. 나니, 아노 고 pressure 고. 네. 괜찮아. Matigas talaga ang ano, 'di ba? Panlaban. We ara. Ano ya? We eli yagi igu chicken fighting we chill kyo ara ya. Chicken nai small 좋아. 아, 진짜? 아, 진짜? 지금은 eli 알았어요. Pag ang chicken daw, kagaya ng 45 days, yung batak pa. Di ba 45 days lang sila? Malambot. Pag ganito daw tandang, matigas daw. Kasi tinanong ko siya kung bakit alam niya. Ano ba yun? Nag-imay pa ako. Kensya na. Oh. Ano? Mugubos. Ganda eh. Sos. Igo sos. Sos naman. Masisto eh. Maja. Hindi. Chicken and chili. Mani ba? Bukol-bukol mani yate. Maja. Pakuluan ko pa daw. Masarap daw yung sabaw. Adik silgyo. Soup. Magugusay yung soup. Pero sa akin okay na. Gulo kasi ako nagluto. So smashy sa'yo, Maja. Diyos nga, turunan chicken, ha? Alasun. Diyos, chicken, del chua. Katapos lang nila kumain. Yuri nyo naman siya, tagande chicken, ajit chill kayo. Bakit gano'n? Nagluto rin ako ng, ano, nakaraan, ano ba yung Korean food na niluto ko? Patigas pa rin. Natatakot kasi ako sa tunog ng ano eh. Uri. Hamburg, nai manan chicken, pogol-pogol, 1시간 이상 해. 2시간 정도 해. 2 hours ko daw dapat pa ko. Hindi niya alam, meron akong pressure cooker. Kasi naano ko, natataranta ako sa pressure cooker kapag kumukulo na siya. Kaya napapatay ko agad. Kasi ano, maingay, natatakot ako. Baka sumabog ba? Pero sa susunod, hindi na ako matatakot. O, oh, Igon, last. Last boss sa'yo. Last duro sa'yo. Narinig niya last, lumapit siya. Si Junso, pagka narinig niya last, pupunta na yan kasi. Ganin. Chicken. Ganin. Ah, Kim. Junju ka? Apa, Junju deyo eh. Ganin. Apa, Junju deyo. Ah, Igo, soju. Mul, ani eh. Soju. Soju, mogale. Alam ni Junno yung soju, tamo-tamak po. Tapusin lang namin yung pagkain namin. Coffee. Gabi na. Si Mr. Givasala nanonood pa siya ng movie. Yung dalawa, pinatayan ko na ng ilaw nandito na sa kwarto. Kasi sa kwarto na kami natutulog ngayon. Kailangan ko magkape kasi may edit na naman ako. Ang aga ko kasi ngayon lagi nakakatulog. Anyway, tatapusin ko na yung video natin. And susunod na lang ako mag-shoutout guys kasi ang haba na naman ang video na to for sure. And ayun, nagustuhan naman ni Mr. Kim yung sabaw. Sabi nga niya, pakuluan ko daw ng ulit yung chicken. I-remove ko doon sa sabaw kasi sabi ko, pag pinakuluan ko, pinakuluan, matutuyo yung sabaw. I-air fry ko na lang yung bukas. Pero masarap naman talaga siya. Mas malasya siya kaysa dun sa mga manok na nasa supermarket. Yun nga lang, kailangan mo siyang pakuluan ng bonggang-bongga. Yun, sana nag-enjoy kayo sa video natin today. And ulit, salamat Madam Jovelyn sa uulitin. Thank you for watching guys. Please don't forget to like this video, subscribe, and also hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod pang video na gagawin ko. Bye! Maraming salamat!